Yan guys, samahan nyo kami mag-unboxing kami ngayon ng Epson L3250. Unboxing tsaka setup na to guys. Okay, samahan nyo kami. Yan. Ito pala guys, meron siyang 2 years warranty. Ano na to? Standard warranty nakalagay. Ano na yan? Parts and service. Tapos, sabi nila, para hindi daw maboy yung warranty, kailangan ang gagamitin yung ink is yung Epson na original. Doon pa din kayo bibili sa kanila. Or sa ibang store na nagtitinda ng Epson ink. Para hindi maboy yung warranty. Okay? Ito. Yung mga kasama niya, ito yung manual. Nandito yung manual, tsaka yung installer ng software. Okay? Tapos, andito sa gilid yung ating power cable. Ito yung power cable niya. Then, andito yung set ng ink. May yellow, magenta, blue, tsaka black. Ay, cyan pala to guys. Si Goku. Tapos meron pa pala itong USB. Itong USB cable na to, ito yung i-connect mo sa laptop or sa desktop. Papunta sa printer. Pwede ka naman hindi gumamit ito kasi wifi naman na yan. Yan guys, ito naman yung ating mga control. Ito yung board niya. Yung mga push button natin. Tapos ito yung lagayan natin ng ink. Ito. Game. Ang una natin gawin, tanggalin lang natin yung mga tape. Lahat ng tape na nakikita natin, tanggalin natin. Yan. Itong tray na to, dito lumalabas yung papel. Then dito naman sa likod, dito naman natin nilalagay yung ating papel. Okay? Ano pa ba yun nandito? Siyempre, ito, scanner. Ito pala guys, ano na siya? Print, copy, scan. Tapos, wifi na din siya. Kahit sa cellphone mo lang, i-download mo lang yung application ng Epson iPrint. Epson iPrint na sa Play Store. Pwede ka na mag-print from cellphone direct to printer. Hindi ka na kailangan dumaan ng computer pa. Sa pag-setup nito guys, yan. Unahin nyo muna ilagay yung ink. Lagay muna natin yung ink bago natin isaksak. Siyempre mamaya natin ilalagay yung ating power plug. Sa paglalagay ng ink guys, hindi kayo malilito, hindi kayo magkakapalit. Kasi kung papansin ninyo, meron siyang sa butas niya, iba-iba yung pattern. Gaya dito, may maliit doon, malaki, malaki, maliit. Dito, maliit, malaki, malaki, maliit. Diba? Tapos hindi siya pantay-pantay. Para yung ink na isasalin nyo, hindi siya papasok pag mali yung kulay na ilalagay nyo. Game. Ito yung mga ink. Saram na natin. Nahin natin tong block. Yung block niya. Open nyo lang. Ayan, pansinin nyo to ha. Black tsaka yung yellow magkatabi. Itong black tsaka yellow, hindi nyo sila mapagpapalit ng lagayan. Kasi kung mapapansin nyo, yung hulma nito, di ba may pa-L siya na manipis? Pero dito, yung pa-L niya, malaki.
Yun yung pinaka-safety niya pag isalalin nyo to. Hindi kayo magkakapalit. Okay? Pero isa ka muna natin tong yellow. Ngayon, isalin na natin tong black. Pagsalin, open nyo lang, tapos taob nyo ganon. Then, yan, madidinig nyo, nagsasalin na siya. Hindi nyo na kailangan ipitin yan o i-squeeze pa siya. Itong sayan, pwede na natin ilagay ito. Kasi malayo naman siya, nasa dulo naman. Yan, pansinin nyo, iba na naman to. Diba? Yan. Wala na kayo nadidinig. Tapos na din. Pero hindi siya ano, nasagad guys. Kasi ito, pagka puno na siya, hindi na talaga siya magsasalin. Kahit may laman pa yung container mo. Pansinin nyo, may laman pa to. Okay, sunod natin tong magenta. Okay, okay na din. Then, close mo lang yan. Pag okay na yan, ilipat ko lang ng pesto guys, saksak, lalagay na natin dun sa paglalagay niya. Para maisaksak na din. Yan guys, saksak na natin yung ating power plug. Dito. Yan, dahil isaksak na natin, then on. Pag nag-steady na ulit to, tsaka natin pipindutin to ng 5 seconds. Yan. Mapapansin nyo, yung sign na yon ibig sabihin wala siyang ink. I-hold lang natin to ng 5 seconds. Yan. Tapos tuloy-tuloy na yan. Antayin lang natin mag-steady ulit to sa green. Tapos, okay na yan. Pwede na tayo mag-test print. Inaantay natin na matapos tong setup ng printer, i-install na din natin tong software. May kasama naman siyang installer. Gamit na lang kayo ng DVD writer. Or kung wala kayong ganito, download nyo na lang sa Google. Type nyo lang dun kung anong model yung printer nyo. At yun yung gamitin yung installer. Pero meron naman kami, kaya ito yung gamitin. Install nyo lang yan, yung install nabi. Yes? Oo. Yan. And accept, yes. Next. Yan, habang nag-i-install itong isa, ito natapos na ating pag-setup ng printer. Ngayon, ang isusunod nyo dyan, patayin nyo muna yung printer. Yan, pag namatay na siya, ipindutin natin to, tapos ito. Pero maglalagay muna tayo ng papel. Pag okay na yon, pindutin lang natin to, tapos sunod natin to. Thank you.
Okay, habang nag-loading yun, eto, balik tayo dito. Pagka natapos yun, pag-setup, yes, click yes. Yan, connect to Wi-Fi. Next. Mag-i-install ulit siya. Yan. Ito, nagtitest print na siya. Guys, nagtitest print na. Yan, kung makikita nyo, ito yung mga kulay. Ito yung black, yellow, magenta, cyan. Yan. Okay siya. Ay, kita mo din kung ilan yung na-print na. Pero dahil dito, first time pa lang natin, wala pa siya. Wala pang bilang kung ilang page na yung na-print. Okay? Ito na lang. Okay na tayo dito. Ito na lang. Setup natin to. Next natin. Okay. Yan guys. Habang ini-install natin sa laptop, tinry na namin mag-print sa ano, gamit yung cellphone. Okay. Direct lang, pagka sa cellphone, download ka lang ng Epson iPrint, tapos mag-click ka lang ng picture o file na gusto mo, then print. Pag pin-print mo, select printer, lalabas naman na dun yung printer na L3250. Yan, aka Wi-Fi naman kasi to. Kaya, click mo lang yon, then ayan, magpiprint na siya lang diretso. Okay, tayo na natin. Kung sino mauna. Yung print o ito matapos. Ito nagpiprint na siya guys. Ordinary paper lang yan kaya hindi makintab. Pero okay naman no. Then dito okay na din siya. Check function test. Print test page. Pero may nakasalang pa kasi. Kaya antay na lang natin. And guys, subukan na natin mag-test print. Print test. Ayan, nag-test print na siya. Ayan. Okay. Next. Pag nakapag-test print kayo at okay na, yan, i-next na lang natin. Guys, ngayon naman, dagdag natin kung paano mag-scan. Siyempre, i-on nyo lang to. Power on nyo. Tapos, ito yung test print na na-print natin dun sa ating ano laptop. Ilagay nyo lang dito yung i-scan nyo. Tapos dapat, ito, nakikita nyo tong arrow na to. Diyan dapat magsisimula yung ating papel. Yan, wag dito ha. Wag nyo dito isisimulan, dito lagi. Yung nasa taas, dito nyo simulan. Okay? Tapos isara. Next, ang sunod, pag nailagay nyo na doon sa ating scanner, punta na kayo sa Epson Scan Smart. Yan. I-open nyo lang yan. Tapos mamimili kayo ng size. Dito lagay natin dito to. Hindi siya madadrag. Mamimili kayo ng size dyan kung ano yung gusto nyo size. Pero eto, letter lang. Okay. Tapos, pwede kayo mamili kung marami kayong printer na nakaset up.
Pero ito, L3250 yung gagamitin natin. Then, scan. Yan, gumagana na siya, nag-i-scan na siya. Yan guys, makikita nyo. Ayan na yung na-scan natin. Yan o. Diba? So, eto guys, wala na siyang wala na siyang USB cable na connected sa ating printer to laptop. Ano lang yan, via Wi-Fi lang siya gumagana. So, yan. Pagka naka-scan ka na, okay ka na, pwede ka pa magdagdag kung ilan pa yung gusto mong i-scan. Nasa iyo na yon. Then, in-next mo lang. Pwede mo nang i-save. Yan. Pwede mo i-save. Pwede mo pang i-edit to. Pwede mo din siyang i-print. Yan yung mga option. Okay, tapos na tayo sa scan. Ngayon naman, tapos na tayo mag-scan. Copy naman gagawin natin. Yan, ganun lang din. Tapos, eto kasi, may option siya dito. Kung pure black or colored. Nasa iyo na yan kung anong gusto mong i-copy. Kung colored ba siya or black. Eto kasi black lang. Eto colored. Try natin yung black lang. And guys, ito na yung ating Cinerox na na black. Ito na yung colored. Ngayon, pag gusto nyo i-colored, ito lang ipipindutin nyo. Yung may kulay na kulay blue. Yan, ito lang pipindutin nyo. Okay na. Kung nakatulong tong video na to, please like, share, and subscribe. Salamat!